Mabisang paraan upang pakasalan ka ng taong matagal mo nang gustong pakasalan ka o matagal mo nang gustong pakasalan. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kaganitong video. Please skip this video and magkakarinit kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano po tayo papakasalan ng taong mahal natin. Yung matagal na kayong nagsasama, ngunit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin pinapakasalan. O matagal na kayong mag-boyfriend, girlfriend, ngunit wala pa rin plano yung partner mo na magpakasal kayo. Ito ang mabisang pamamaraan upang kayo po ay pakasalan ng taong mahal na mahal po ninyo, na gusto ninyo na panghabang buhay na yung pagmamahalan ninyo, na gusto ninyo ay totally na kayo na talaga, and ayun po, may blessings po talaga or may blessing galing po sa Panginoon. So ito po ang pamamaraan paano tayo pakasalan. Dito po is kailangan natin ng ating gagamitin. Napakadali at napakasimple lamang. Kailangan lamang natin dito maghanda ng isang maliit na pirasong papel, maghanda tayo ng panulat, maghanda din tayo ng kandila, maghanda din tayo ng tatlong piraso ng ating buhok. Buhok na ikaw po ang gumawa, tatlong piraso po ng hibla ng ating buhok. So, ayan po. Kapag ready na yung aking naibanggit na ating gagamitin sa paggawa ng ritual, ang isunod mong i-ready is ang inyong sarili. I-claim mo sa iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. I-claim mo na ito ay gagawin mo dahil gusto mo na pakasalan ka ng taong mahal ninyo. So, dapat po ay walang gumugulo sa inyong isipan. Hindi ka nagdududa, hindi ka nagdalawang isip na gawin ang bagay na ito. At siguraduhin po ninyo na mahal po ninyo ang taong gusto po ninyo. Ayun po, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong umpisahan. So, ang gagawin mo lamang dito, napakadali at napakasimple lamang. Dito sa isang perasong papel, isulat po ninyo ang kanyang pangalan at apelyido. Pangalan lamang at apelyido niya. At pagkatapos nun, kumuha kayo ng tatlong hibla ng inyong buhok na ikaw mismo ang gumawa. Kumuha kayo ng tatlong hibla ng inyong buhok at ilagay dito sa kanyang pangalan sa papel. At ibalot lamang ito. Itukoy lamang ito. Kunin ang kandila. Sindihan ito. Sindihan ang kandila at sunugin ang papel. Pero bago yan, sunugin ang papel, dapat hawakan nyo muna ito habang nakasindi na ang kandila. Hawakan ninyo at humiling kayo. Paano? Pangalan niya at apelyido, at sabihin mo, simula ngayon ay hindi ka natitingin pa sa iba, hindi ka na magkakagusto sa iba. Ako at ako lamang ang inyong mamahalin habang buhay. Ako lamang ang papakasalan mo. Ako lamang ang buhay mo. Ako lamang ang kaligayahan mo. Lahat na gusto mong sabihin, basta positive lamang ito, sabihin po ninyo. Yung nanggagaling po mismo sa inyong puso. So, ayun po, kapag nasabi niyo na lahat, sa kanyo po ito sunugin. Gamit ang apoy ng kandila. Ngayon po, kapag nasunog niyo na ito, gamit ang apoy ng kandila, ang gagawin po ninyo sa abo, ito po ay inyong itapon sa labas, ipalipad niyo po sa hangin. Kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday, dahil yun po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng ritual at pampaswerte.
Pwede na rin naman ito sa ibang araw, basta't nakikita po ninyo ay full moon. Full moon lang po dapat. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.